Question naman mula kay Chris Susena Remate, Remate Online. Ayon daw po sa bagong pag-aaral, may relasyon ng antas ng obesity ng isang bansa at sa mga nasasawi sa COVID-19. Lately, natuklasan po na 2.2 deaths sa kabuang 2.5 million na nasawi sa COVID ay mula po sa mga bansang may mataas na antas ng obesity. Ikukonsidera ba ng Pilipinas ang mga obese na makasama sa priority list na mabakunahan versus COVID-19? Eh kung tatanungin niyo ako dahil ako'y obese, oo. Pero hindi po ako nagbibigay ng sagot dyan. Pero pinaglaban ko po talaga nung kami nagpulong sa IATF na magkakaroon ng prioridad ang merong mga comorbidities. At ngayon po, inadapt po yan. So matapos po ng medical frontliners, indigent senior, all other seniors, papasok po yung mga may comorbidities bago po ang kasundaluhan at saka economic frontliners. Ngayon, hindi naman po sapat pa ang ating bakuna. So hayaan po nating ang NITAG na maglista kung ano yung mga sakit para mag-qualify as comorbidities. Nang sa gayon, malaman natin kung sino yung magkakaroon ng prioridad. I'm sure they will also consider obesity, no? But technically speaking, ang obesity po ay hindi isang sakit, no? Kaya ako po pinaglaban yan, okay, meron po akong interest dyan dahil ako'y diabetic, ako'y merong cardiovascular disease, at yan po yung mga traditional na comorbidities na napatunayan na na mas matinding epekto sa COVID ng COVID sa mga taong gaya ko na may ganitong mga sakit.